Hi guys! Panibagong araw pero wala tayong budol today dahil ito ay education time na naman tayo. So part 2 ito ng aking video na US testers. So we will tackle more about that. So disclaimer, bago ako mag-upisa ng video, disclaimer na hindi ito sponsored yung mga lalagay ko na links. Always, lahat ng videos ko hindi naman sponsored, maliban dun sa body creams and yung mga napanalo nun sa giveaway. Syempre yun, pinadala talaga yun sa akin. So, sasabihin ko naman if sponsored yung video ko or not. Pero mostly, halos 95% ng videos ko, lahat ito ay binibili ko from my own money. And itong video na ito, hindi ito sponsored, but magbabanggit ako ng mga shop. Or shop, isa lang pala siya kasi sa kanya ko kinuha ito mga pictures ng testers and ng original perfumes. Pero nagpaalam naman ako bago kukuhanin yun, yung mga pictures niya. And syempre, dahil yung photograb ko yun, syempre, ilalagay ko yung name ng shop niya in description ng shop niya. Diba? In exchange na rin dun sa paggamit ko ng kanyang photos. So guys, meron naman talagang mga tester perfumes. Pero unahan ko na kayo, hindi totoo yung mga US testers, Dubai testers, SG testers. Dahil ang tester ng mga perfume ay walang nationality. Yeah, that's right. Walang nationality ang mga tester ng perfume. So meron talaga mga, ito, unang sample ng tester ng perfumes, yung mga nasa mall. Halimbawa sa SM, sa Watsons, di ba meron daw mga naka-open na bottle, tapos pwede mo siyang amuyin, pwede mong spray sa sarili mo, di ba lang sa mga department stores. Yun talaga ay legit na testers, pero yun ay hindi binibenta. So yun ay guide lang yun para sa mga consumer, sa mga bumibili, para maamin muna before you buy full bottles. And kung mapapansin nyo, yung mga testers, same na same, yung mga tester na nasa mall, mga mall testers, same na same sila dun sa packaging ng mga bote na binibenta. And mall testers are not for sale. So, kung meron man nagbibenta sa inyo na sabing mall pull-out na tester, hindi yun totoo. Kasi yung mall testers, yun yung mga naka-open sa mall. Saka yung mga mall testers, yun yung kumukuha lang sila dun sa binibenta mismo. Tapos yun, binubuksan nila for the buyers to smell. Hindi totoo yung nag-pull out ng mga tester. Hindi, wala. There's no such thing as that. Then, second naman tayo, ay yung mga tester talaga. Meron talagang mga tester, guys. Pero gaya nga sinabi ko nung una, walang nationality testers, walang US tester, Dubai tester, SG tester. All of those are fake. Yung mga original testers kasi, they are produced bago ilabas yung official na perfume. I-in-depth natin yan maya-maya. Pero ang mga testers, usually, ang mga meron nito ay mga EDP, EDT, and tackle din natin mamaya yun. Or kung masyadong tumahaba, ikakat ko yung video ko and part 2 ko yun. Yung mga different types ng fragrances. So yes, totoong may mga testers. Pero, malalagay ako ng sample. Itong pictures na to na ipapakita ko sa inyo ay nakuha ko sa shop ng Minimalicent kay Sir Bong Alcaide. Siya yung isa sa moderator ng isang group na sinilihan ko, Perfume Collectors PH. Ilalagay ko yon, link na yon sa ating description box. Doon they sell original perfumes, testers, and official perfumes. Bawal doon ang fake kasi kinikilatis talaga ng mga admins and moderators. Kagaya din sa Bath and Body Works and Victoria's Secret na group, na bawal din yung fakes kasi mga admins, moderators, and yung ibang members talaga kinikilatis nila bawat nag-join doon ng members and ini-screen talaga nila. Humingi sila ng proof of authenticity para sa mga verified sellers. Humingi sila ng proof of authenticity na binili talaga nila yon online, official online website ng perfumes at sa mga physical stores ng perfumes all around the world. Yung mga iba dito, yung mga sinasabi sa inyo, I've done my research and natutunan ko din sa mga members, admins, and mods ng dalawang groups na sinalihan ko. Yung Perfume Collectors PH at Victoria's Secret and Bath and Body Works na group. Yung nasa description box ko. So yun, dun ko lang din natutunan to and yung iba ni-research ko din, kinumpile-compile ko para ma-share ko sa inyo. Then yes, totoong may testers. Ito na.
Papakita ko yung pictures ng mga testers. I-flash ko na lang dito sa screen. So, yung mga testers talaga, ginagawa nga sila before the official release ng official perfumes. And usually, yung original testers, they come in white and brown boxes. Hindi katulad ng box ng mga official released na perfume. And also, yung mga labels nila, minsan iba, minsan walang label, minsan iba yung color ng bottle, ganun, from the official release. Kasi syempre, parang tester, as the word itself, test, parang sinesend nila yon sa mga sales network, sa mga companies na nagre-resell ng perfume nila para matry on muna kung gusto ba nila yon and magbibili sila, mag-resell sila ng madami ng perfume na yon. Usually before, hindi binibenta ang mga testers dahil binibigay lang yun ng for free sa mga resellers and distributors ng perfume company. Pero ngayon, binibenta na rin yung iba dun. So, ang mga testers nga, they come in white and brown boxes. And may nakalagay, tingnan nyo lang yung mga fina-flash kong pictures, and may nakalagay doon na tester perfume, not for sale. Yun yung mga original na tester perfumes. Yun, white and brown boxes. And usually, iba yung bottle nila. Walang label or clear lang, mga ganun. And, pero dapat yung batch code nung nasa box ay same doon sa perfume. Also, dapat yun din yung barcode. Same din sa original yung barcode, but they are testers. Nagigets niyo ba yung explanation ko? Sorry, hindi ako masyadong marunong mag-explain. Pero yun, and usually yung mga perfume, magdalagay ako dito. Side by side ko, ang nakuha kong example dito ay si Ariana Grande Cloud na EDP or Eau de Parfum. Dito, lalagay ko dito sa left side yung kanyang tester. And dito sa right side, yung official release na perfume. As you can see, yung tester ay nasa ano lang, plain white box din. Nakalagay lang Ariana Grande Cloud tester, not for sale, ganun. So dito, yung box niya ay yung colored na or yung lumabas mismo sa market. Kung makita nyo, same bottle naman sila. Pero magkaiba sila ng takip. Sa right side, yung original, yung official release ng Ariana Grande Cloud, yung takip niya ay pa-shape din ng cloud, while yung tester is yung takip niya ay parang carton lang na bilog, na cylindrical. So, ganun. Yun yung usually na pinagkaiba ng tester sa original perfumes. Kasi yung mga tester, kadalasan doon wala silang mga takip. Kasi pinaproduce ngayon, diba, since before, libre lang siya doon sa mga companies. Pinaproduce yun. Siyempre, yung mga materials, hindi kagaya nung sa official release. Kasi siyempre, mas mahal yung official release. So yung mga testers, yun nga, plain bottles or walang takip. Kasi siyempre, cost cutting, diba, since tester lang ito. So yun guys, in short, in summary, walang nationality ang testers, walang US, Dubai, SG testers, Encore, or kung ano pa mang bansa yan, walang nationality ang testers. Testers are testers. So yun, pinakita ko sa inyo itsura, wala sila sa official box and walang mga takip, ganun. Iba clear lang. So always tandaan nyo, dapat same yung batch code ng box doon sa nasa perfume bottle mismo. And dapat kung ano yung barcode ng official, yun din talaga yung barcode ng testers. So sana may na-put kayong aray sa aking video ngayon.